Yan, magandang araw mga kabayan. Yan, ito yung mga gamit na ginamit ko dun sa Piodoran Albay. Yan, ibinababa ko ito ngayon mga kabayan kasi yung may-ari tumawag sa akin, nagpapadagdag ng cabinet. Yan, kung makikita nyo yan mga kabayan sa picture na yan, yung butas na yan, pinapagawa nyo ng maliit na cabinet. Kaya pupunta ako ngayon ng tinambak para bumili ng materyales. A few moments later. Yan, ito na mga kabayan yung pinamili ko. 5 pang-edging, 1.5x1 ito. Ito naman isang marine 3/4 na plywood. Yan, ito lahat mga kabayan yung pinamili ko. Yan. Yung isang marine mga kabayan na 3/4, 1,540 dito. Pero yung binili ko doon sa Piodoran Albay, bumili ako noon dalawang marine, yung pinagsahig ko doon sa food cart mga kabayan, 1,450 lang doon. Yan, ito lang yung mga kabayan yung binili ko. Di bali lahat 2,757. Yan, ito pa lang yun, iba pa yung pintura nito. Yan, binilhan ko na kasi yung mga kabayan ng drawer guide saka drawer lock. Yan ito. Ah, ito mga kabayan yung drawer guide saka drawer lock. Yan, yan, okay na mga kabayan, naibaba ko na. Ngayon wala akong table saw dito, nasa tarlac lahat yung mga pangtabas ko mga kabayan, kaya mag-assemble na lang ako ng paglalagyan nito. Yan, makikita nyo mga kabayan, halatang halatang matagal naka-stack. Yan, ito lang yung mga nadala kong gamit. Yan, inaamag na, pero maganda pa yung tunog ng mga kabayan. Ito naman yung aking mga, yan, ito naman yung aking pangtabas. Yan, makikita nyo rin, naka-stack din yan mga kabayan. Di ko lang linisan ang dinala ko dito kasi biglaan nga yung uwi ko dito. Yan, pero okay pa naman yan. Yan, yung under niya mga kabayan, kulang lang sa linis. Yan, buti nga may nagpagawa sa akin ng maliit na cabinet para magamit ko naman to. Ayan. Yan, ito na mga kabayan yung inasimbol kong tistisan. Ayan. Ito yung tornilyo, 4. Ayan. Ngayon, hindi ko na siya gagawa ng lamisa niya. Pinatong ko na lang siya sa dalawang upuan na kahoy. Tapos lalagyan ko na lang siya dito ng black straw para hindi lang magalaw, kasi maliit lang naman yung gagawin kong cabinet, para mabilis lang tumabas. Yan, temporary lang naman yan. Yan, yun mga kabayan, tabasin ko na to. Ako lang mag-isa. Yan, ipakita ko sa inyo. Ito lang naman yung medyo mabigat kasi malaki pa yung plywood. Pero yung mga susunod nyan, madali na lang kasi maliliit na siya, magaan na lang itulak. Yan. Yan ang kailangan ko ito. Itong 64.5 cm.
Yan, okay na ito mga kabayan. Ang isusunod ko na ngayon, drawer. Yan, pa nag-i-install pala kayo mga kabayan ng drawer, ang una niyong susukatin yung lapad nito. Yan, tapos ang sunod niyong tatabasin yung plywood na para sa ilalim ng drawer. Ngayon, may sobra ako ditong 1/2 na pinulik, yan. Ang pang ilalim. Ngayon, ang pagsusukat po ng plywood sa ilalim, ililis nyo itong kapal ng drawer guide ito. Ilalagay nyo dyan, tatanggalin nyo yung balot. Isusukat nyo dyan. Yan, pag nagsusukat kayo dito mga kabayan, lalagay nyo lang ng kunting clearance para hindi naman masyadong masikip yung drawer. Yan, tanggalin muna natin itong plastic nito. Yan, mga kabayan, ilalagay nyo ganyan. Yan, nakalagay yung ganyan. Tapos yung likod nito, dito nyo itutok yung metro. Tapos dito. Yan, tapos pag natabas nyo na, susukatin nyo muna, igaganon nyo muna kung okay na. Yan, tatabasin ko muna ito mga kabayan para maisakto natin. Yan, okay na mga kabayan, tinabas ko na ito. Makikita nyo, nakalagay na yung drawer guide. Yan, igaganon ko yung plywood. Saktong-sakto na yun mga kabayan. Yan. Yan, sakto na yun mga kabayan, nakalagay na yung drawer guide dito sa kabila. Yan, ayun mga kabayan o. Saktong-sakto yan, oh. May inalawans na ako diyang 116. Ayan, makita nyo kayo medyo maluwag. Pag gumagawa kayo mga kabayan ng box sa paglalagay nyo ng drawer, kailangan kung anong sukat dito sa harap, parehas yung sukat dun sa likod. Kasi pag magkaiba yan, palaki dun, luluwag yan. Pag paliit naman dun, sisikip. Yan, kailangan parehong-pareho. Yan, ngayon mga kabayan, pag okay na tong plywood nyo sa ilalim ng drawer, ang isusukatin nyo naman, itong dito naman sa taas. Yan, kailangan dito sa ilalim, anong sukat nitong ilalim nito, sa kayong dito, maglalagay kayo ng clearance dito, kahit mga 1 cm, tapos 1 cm din dito, gawin yung 2 cm mga kabayan, para medyo malaki yung siwang dito sa taas. Yan, yun naman ang isusunod nyong tabasin. Yan, habang ginagawa ko mga kabayan yung sa drawer, papaprimer ang kalato. Sabay-sabay na. Yan, ito mga kabayan yung pangilalim sa drawer. Ngayon, ito na yung magiging basihan natin para ilagay natin yung siding nya dito. Nakapatong na lang yan dito mga kabayan, hindi pwede nakatapal dito. Kasi dito dadaan yung drawer guide sa gilid na to. Yan, naka-align lang yan dyan. Tapos dito sa kabila. Yan, yung kabilang side nyan mga kabayan, may edging yan. 1/2 by 1. Yan, ganyan yan mga kabayan. Tapos itong sa likod, huli na ito. Para maia-actual natin mga kabayan. Pag nakapako na yan, maia-actual natin itong sukat. Yan, guguhitan natin yan para saktong-sakto. Yan, gamit ito mga kabayan, nailer gun para madali lang. Yan, ngayon, kabila. Kailangan mga kabayan, pantay na pantay dito sa gilid. Yan, okay na mga kabayan. Nakapako na yung dalawang side. Ngayon, i-actual na lang natin to. Yan, tututok natin dyan. Tapos guguhitan natin dito sa kabila. Yan, pero dito lang natin guguhitan sa pinakailalim. Hindi natin pwedeng guhitan pataas yan kasi baka nakatumba ito mga kabayan. Mawawala sa eskwala. Dito lang sa gilid na to. Tapos i-eskwalahan na lang natin to. Yan, guguhitan natin ito mga kabayan, ang ingay ni Oreo. Oreo, ingay mo Oreo. May nakita mga kabayan dumaan, kaya nag-ingay si Oreo. Yan. Yan, ito mga kabayan. Papakuan ko na lang ito ng didos na finishing. Kasi yung bala ko sa nailer dito,
di uno lang. Yan, kabilaan niya, andidos na lang ang pato. Tapos ito mga kabayan, sumusobra na yan, pupunasan na lang yan ng basang-basahan. Kailangan yung basahan, basa. Ngayon, itong sa ilalim, nilir pa rin yan. Yan, okay na. Yan, pag okay na mga kabayan, yan, okay na yan mga kabayan. Oh. Iaangat lang natin ito ng konti pag naglagay tayo ng drawer guide. Yan, okay na to. Susunod natin, drawer guide. Yan, ito mga kabayan yung drawer guide. Itong maliit na to, ito yung nasa drawer. Ito, yan, naka-screw yan dyan na ganyan. Ito yung doon sa kaha. Doon sa pinaka-body ng cabinet. Yan, igastal pa ko muna mga kabayan. Yan, ang pagtanggal nito mga kabayan, kakalabitin nyo lang ito. Yan. Yan, tanggal na. Yan, ganun yan. Tingnan nyo mga kabayan, baka mabaliktad nyo. Huhugutin nyo muna ganun. Ito yung dito. Yan, ginagawa kong guide nito mga kabayan. Ito na ang 1/2 na plywood. Yan. Itong dulo nito, nakapantay dyan. Tapos itong gilid, ito na yung... Ito na yung 1/2. Makikita nyo mga kabayan, dugtungan. Yan yung ginagawa kong guide. Kasi ginagamit ko talaga sa paglalagay ng drawer, 1/2 lang talaga yung pang ilalim. Lagyan ko muna mga kabayan. Tag isang screw kabilaan. Yan, ganun din dito sa kabila. Ito rin yung gagawing guide. Yan, ito mga kabayan, pwede nyo naman putulin to banda dito na. Kahit ito kasing binili ko, yung available lang doon sa hardware na binili ko, 18 inches lang ito. Kaya pwede ko naman siyang dito na putulin yung pinaka-header nung drawer. Yan, tapos ito mga kabayan, pag ilinagay nyo ito dyan, nakapanta ito dito sa ilalim nitong ilalim nitong drawer. Ngayon, pag i-align ko ito doon sa cabinet, doon, kakalsuhan ko na lang ito ng 1/2. Yan, parang ganito mga kabayan, ito yung kakalso ko. Tapos ako na siya i-screw dyan. Yan, i-screw ko na yan dyan. Dahil yung ginawa kong box medyo mahaba, ilulubog ko na lang yan. Susukat na lang ako dito. Kung ilan yung putulin ko dito. Yan, siguro yung ititira ko dito, 5 cm, ayan, 5. Yan, 5 cm. Yan, i-screw ko muna na nakalagay itong 1, pang edging. Yan, ayan mga kabayan yung 5 cm. Yan, markahan natin ng konti. Ilagay ulit natin to. Yan, guhita natin. Tapos, iskruhan na natin ito. Tag-isa muna. Pag talagang okay na, saka natin pupunuin ang iskru. Yan, okay na yun mga kabayan, naka-screw na parehas. Yan, makikita nyo, nakaangat siya. Yan, ito yung ginawa natin guide. Ngayon, pag ilalagay natin yung drawer, pinaka-drawer, bubunutin muna natin to. Yan. Yan, tapos ito yung mga kabayan, igagano natin dito. Yan, igagano nyan muna natin ng konti. Kailangan nakapasok yan dyan. Yan. Yan, hawakan nyo muna dito, tapos sa kabila. Huwag nyo muna ipapasok masyado, kunti lang muna. Yan, nakaganyan lang muna. Habang hawak-hawak mga kabayan sa kabila, igaganon nyo naman dito. Yan, kasi na urong-urong naman yan, igaganon nyo. Habang naiipit nyo sa kabila. Yan, pagpantay nyo mga kabayan, ididiin nyo ito, itutulak nyo yung drawer. Yan, hanggang may marinig yung
parang nag-lock. Ayan. Ayan, makita nyo mga kabayan, saktong-sakto. Ayan. Swabing-swabi yung bukas. Ngayon, ang pagpuputol mga kabayan ng dito drawer para saktong-sakto siya. Pag ipinako nyo, hindi siya nakatabingi, ito rin yung gagawin yung guide dito. Ayan, papakita ko sa inyo mga kabayan. Ganito, kukuha rin kayo ng stick na ganito. Ipapatong nyo yan dyan. Or pwede rin guhitan nyo na lang. Pero kasi pag minsan, medyo malalim ito, hindi nyo magaguhitan ng diretso. Ayan, kaya ang gagawin natin, lalagyan natin ito. Ayan, ibabangga natin yun dyan. Ibabangga natin dito sa kabila. Ayan, hawakan nyo dito mga kabayan. Ayan, paglapat na yan, hahatakin nyo na. Ayan, ngayon mamarkahan nyo dito. Ayan, guhitan natin dyan. Ayan, ganun din dito sa kabila. Ayan. Pag naguhitan na natin yan, kung anong ginawa natin dito sa ibabaw, ganun din dito sa ilalim. Igaganon din natin ito. Tapos hahatakin natin. Ayan, pag hinatak yan, guguhitan natin dito sa ilalim. Ayan. Ganon din dito sa kabila. Ipitin nyo lang na ganon. Guguhitan nyo dito. Ayan. Ito na yung mga guhit. Mga kabayan, ito. Ayan. Ngayon, dahil yung ibabaw ng drawer, yung pinakatakip ng drawer, mga kabayan, nakapantay siya dito. Ang gagawin natin, yung kapal ng drawer, yung gagawin nating header dito, yan, ito. Ito mga gabay na magiging takip dyan. Kaya ang gagawin natin, bago natin ito putulin, ililis na natin yung kapal nito. Ang gagawin nyo mga kabay, ipapatong nyo lang ito dito. Tapos dito sa guhit nyo, ililis nyo na ito. Ililis nyo na yung kapal. Yan. Yan, pag inalis natin itong kapal ng kwan, pag inalis natin itong pinakakapal ng drawer, saktong-sakto yun mga kabayan. Pag isinara nyo itong ganun, dahil ito yung pinakalabas nung pinagkuha na natin ng guide, saktong-sakto dito yung takip. Yan, yung sa ilalim mga kabayan, ulitin lang natin to. Kukuni natin yung kapal, saka natin tatabasin. Yan, papakita ko sa inyo mga kabayan. Yan, tatanggalin muna natin to para malagari natin yan. Yan, ito pa rin yung tanggalan yan. Iaangat nyo lang ito sabay dito saka sa kabila tapos sabay hugot. Yan, dipindutin ko to kasabay nyan dito sa kabila. Yan. Yan nga, itong guhit na to sa ibabaw tapos yung sa ilalim guguhitan lang natin to. Guguhitan natin yan tapos doon sa kabila natin puputulin. Yan, ito mga kabayan, huwag nyo nang iiskulahin to. Huwag nyo nang iiskulahin to. Kailangan kung anong guhit dito, yun ang guhit na papagtugmain nyo dito. Yan, kailangan ganyan. Kasi halimbawa yung pagkakakabit nyo dito nakababa ng konti, hindi talaga mag-iiskwala yan. Di bali itong inactual natin sa taas, saka sa baba, yun ang pagkukuniktahin natin. Para lapat na lapat yung pinto. Yan, yan na, huwag nating iiskulahin nyo yan ang pagtutugmain natin dalawang guhit na yun, taas baba. Kasi pag hindi natin sinunod dyan, ito yung pinaka-actual pag nakasara, piling tumabingi yung pinto natin. Kailangan yan ang yung inactual natin, yan ang susundin natin. Yan, yan yung lalagariin. Yan, yan mga kabayan, okay na. Naputol na natin. Ganun pa rin. Yan, iipitin lang natin ng kunti dyan. Sabay salpak dito sa kabila. Tapos dahan-dahan tulak. Yan, marinig nyo yung parang lumagatik. Yan, makikita nyo mga kabayan, saktong-sakto yan. Pag inilagay natin itong takip,
Saktong-sakto yan mga kabayan, makikita nyo. Yan, pantay na pantay siya dyan. Yan, ngayon ito, kakatamay na lang natin to. Kaya, mas maganda mga kabayan na hindi natin isasabay yung takip pag ginawa natin. Kailangan, pag naikabit na dito sa pinaka-box niya, saka natin i-actual yung takip para saktong-sakto. Yan. Yan, makikita nyo kapag ipinako ko yan, pantay na pantay yan. Yan, ito, punting katam na lang to. Yan, hindi naman kasi pwedeng saktong-sakto na. Yan, nagagawin na lang nito. Lalagyan to ng wood glue. Yan, tapos mamarkahan nyo na lang. Igaganyan nyo muna. Igaganyan nyo muna. Yung nakikita nyo pa ito. Tapos mamarkahan nyo lang dito ng lapis. Pwedeng black screw ang gamitin nyo or pako na. Yan, ako mga kabayan, ipapako ko na lang to. Yan, makikita nyo mga kabayan, nasisilip ko pa siya. Yan, i-estimate ko na lang yan. Yan, makikita nyo naman kung nakasintro. Tapos dito, yan. Yan, ganoon din sa kabila. Lagyan lang natin ito ng grust. Yan, yan, lalagyan natin ito ng wood glue. Yan. Yan, pasobrahan na natin. Paplat na lang yan. Para siguradong didikit. Yan, sa taas maglalagay na ako mga kabayan ng clearance para dito na lang ako magbabawas ng konti. Yan. Sabay mamarkahan lang natin ng pako. Yan, nagmarka na yun mga kabayan. Sa kabila, ganun din. Yan, ito na yung clearance ko dito, dito. Babawas ng konti. Kakatami na lang yan. Yan, ito na mga kabayan. Sakto na. Yan, halos pinantay ko na lang ito mga kabayan kasi mababaw lang to. Yan, pwede nyo naman itong lubog-lubog. Yan, depende na lang sa inyo. Yan, sa akin, kunti lang yung linubog ko. Yan, halos magpantay na siya. Yan, ngayon, pwede na natin itong hawakan dito, mapupukpok na natin ang diretso. Yan, yan mga kabayan, okay na to. Yan. Pintura naman to, mamasilyahan na lang yan. Yan. Yan, yan yung mga kabayan ng temporaring hawakan. Yan. Grabe na naman ang lakas ng ulan mga kabayan, ha? Magpipintura pa naman kami ngayon. Kailangan natin matapos yung mga kabayan kasi i-deliver namin bukas yan.